Hello, good day mga boss. Charlotte ng DIY Crips. So ngayon, install na natin itong push start system natin, no, na merong alarm, na meron rin Bluetooth connection. So pwede nyong i-on and i-off yung sasakyan nyo gamit yung cellphone. Pwede nyo rin buksan yung pinto gamit yung cellphone. Yan. So gagawin natin part by part itong installation natin, no. Unahin muna natin yung dito sa may ignition. Yan. So kailangan natin makita dyan yung 12 volt na constant wire. Ito, yan, 12 volt. So kailangan natin mahanap dun sa sasakyan kung alin yung 12 volt na constant wire. So ano ba tong 12 volt constant wire na to? Dapat kahit na nakapatay yung sasakyan nyo, meron siyang 12 volts na supply. Yan. Tapos no, sa ignition nyo, yung unang ikot nyo ng susi, accessory wire yun. Yan, ito yun. So ito, nagkakaroon lang to ng supply once na unang ikot ng susi. Yan. After no accessory wire, pangalawang ikot nyo ng susi, ayun naman yung ignition on. Meron tayong ignition on 1 at saka ignition on 2. Yan. So pangalawang ikot yon, ignition. So una, off muna, tapos accessory wire yung unang ikot, tapos pangalawang ikot, ignition on. Tapos yung pangatlong ikot nyo doon sa susian nyo, which is ayun naman yung start. Doon na yung mag-i-start yung sasakyan nyo. Ayun yung mga kailangan natin mahanap doon sa sasakyan, ano. So yung sasakyan ko kasi is hindi na siya naka-ignition. Yan. So push start na rin ito. Yan. Ito yan, no? Ito kasi yung ignition dati. Tinanggal na kasi naka-push start na ako ngayon. Yan. So, pagka naka-push start na rin kayo, paano naman yan? Siyempre, una, yan, yung nakapatay yung sasakyan, same thing, dapat meron ng 12 volts na supply yan, hanapin ko yon. Ang unang pindot ko na ito, accessory wire. Pangalawang pindot ko ay na yung ignition on. Tapos, yung pagka diniinan ko na siya, ayan yung mag-i-start na yung sasakyan. So, ganun lang din naman. So, para matrack natin yung color code ng wire niyan, kailangan nyo munang tanggalin tong cover na to. Yan to, pati to. Nagawan ko na yan ng video before. Dito sa ilalim, merong tornilyo. Yan, isa. Tapos, yung manibela nyo, ikot nyo. Dalawa. Tapos, sa kabila, meron din. Tatlo. Yan. So, mas maganda, no? Buksan nyo yung sasakyan nyo para madaling ikot yung manibela nyo. Yan. So, tanggalin ko na lang muna, no? Para hindi na masyadong mahaba yung video natin, tanggalin ko na tong cover dito sa ibabaw, pati yung cover sa ilalim. So, ito na, no? Natanggal na natin yung ilalim ng ating steering wheel cover. Yan, natanggal na yung steering wheel cover sa ilalim. Yan. Tapos, ito, yan, dyan nakakabit yung harness para dito sa ating ignition, ano? Yan, nandito. So, ito yan, tinanggal na. Yan. So, ngayon, iti-testing natin. Una, hanapin muna natin yung 12 volt constant supply. Yan. Wala pa tayong pinipindot, hindi nyo pa inoon yung sasakyan nyo. Meron na supply yun. So, hanapin natin yun, ano. So, ito yung gagamitin natin test light. Yung other end nyan, lagay nyo na sa body ground or sa negative. Yan. Nilagay ko na siya dyan. So, testing natin kung saan siya iilaw. So, hindi umilaw. Hindi rin umilaw. Hindi rin umilaw. Ito, umilaw siya dito. Yan, umilaw siya dito. Yan, umilaw siya dito. So, dalawang wire dito yung merong constant na 12 volt supply. Ang kulay niyan is... ito, parang gray. Tsaka yung brown. Yan. Gray at tsaka brown. So, ayun na yung 12 volt supply natin, ano. So, dito sa harness natin, isa lang. Yung 12 volt supply. So, kahit saan nyo siya ikabit doon, pwede yun. Yan. Ito kasi, yung dati kong pinakabit, dalawa kasi yung positive na kailangan yan. Ito, kung mapapansin nyo, dalawa yung red wire. Yan. So, tinap niya, tig isa doon. Isa sa brown, isa sa green. Ayan, oh. Yan. So, meron mga ganung module, no, na dalawa rin yung positive or yung merong 12 volt na supply na constant. So, magiging tig isa sila. Pero, since na isa lang yung dito sa atin, isa lang yung red wire dyan, kahit saan nyo itap doon, pwede. Yan. Tapos, next natin hanapin yung accessory wire.
Yan. So, pindutin natin ng isa. Yan. So, kung sa inyo is disusi pa, unang ikot nyo. Yan, accessory wire. So, hanapin naman natin yung accessory wire. So, dito, tanggal na tong dalawang to. Hanapin natin kung alin pa yung pwede magkaroon ng 12 volts na supply. Ayun naman yung para sa accessory. Hindi siya umilaw. Ito, umilaw to. To. Yan. Ibig sabihin na ito, accessory wire ito. Hindi. Ito, automatic tong dalawang to. Meron to. Ito yung tinesting natin all the time. Meron 12 volt supply yan eh. So, ito lang yung nadagdag. Itong isang to. Yan. Yan. Ito lang yung nadagdag. So, ang kulay na accessory wire natin is kulay green. Ito, accessory wire. Yan. So, doon natin i-coconnecta yung blue wire natin. So, doon naman tayo sa ignition on. So, dito, dalawang ignition on natin. On 1 at saka on 2. So, pindutin pa natin ito ng isa. Yan. So, kung kayo is disuse, syempre nakapatay, unang ikot nyo accessory wire, pangalawang ikot nyo, ayun na yung sa ignition on. So, i-check natin kung alin yung madadagdag, no? Na magkakaroon ng positive. So, ito na yung tatlo na meron tayo, itong dalawang to, plus itong isang nasa gitna, kasi accessory wire yan. So, hindi siya umilaw dito. Yan, hindi umilaw dyan. Dito. So, isa lang yung ignition natin, ano? So, dito kasi sa wire na kailangan natin, dalawa yung ignition dyan. Ignition 1 at saka ignition 2. So, anong pinakaiba ng ignition 1 and ignition 2? Yan. Yung ignition 2, once na in-start mo yung sasakyan mo, mamamatay siya. Ayan, no? Cut off yung power. So, parang magbiblink dapat siya or mamamatay siya. So, testingin natin ngayon kung ito ba is ignition 2 ba to or ignition 1 itong nandito sa ating susian. So, ikabit natin, ano? Yan. Yan. So, ngayon, start ko yung sasakyan. Hirap naman ito. Yan. I-start ko ngayon yung sasakyan, ano? Tignan natin kung mamamatay yung ilaw niya. Patayin na natin yung sasakyan. So, mapapansin nyo, no? Hindi namatay yung ilaw niya nung in-start natin yung sasakyan. So, etong wire na to, itong kulay violet, yan. Ayan, kulay violet na yan ay ignition 1. Yan, ignition on 1 yan. So, wala tayong ignition on 2, which is yung namamatay dapat. So, kailangan na natin hanapin ngayon yung starter or yung sa start. Nakalagay dito, yung sa starter, wala dapat siyang ilaw. Magkakailaw lang siya pagka in-start niyo yung sasakyan. So, isa na lang yung terminal dito na naiwan, which is etong nasa baba. Yan. So, tignan nyo. Walang ilaw. Pero pagka in-start natin yung sasakyan, dun lang siya magkakaroon ng ilaw. Oh. Nakita nyo? In-start ko yung sasakyan, umilaw siya. Pero nung in-stop ko na yung pag-start, namatay na siya. So, patay na natin yung sasakyan. Yan. So, ganun lang yun. So, nahanap na natin. So, isa-isain ulit natin, ano? Itong red wire natin, pwede nyo ikabit dito sa kulay gray or dito sa kulay brown. Yan. Tapos, yung kulay blue natin, which is yung accessory wire, dito nyo naman ikakabit sa kulay green. Yan, kulay green. Tapos, yung ignition on 1 natin, which is yung white, dito nyo naman siya ikakabit sa kulay violet. Yan. So, yung starter natin, or itong start na kulay yellow, sa kulay yellow nyo rin siya ikakabit. Ayan, ano? So, inabot na tayo ng gabi kahapon. Pero ito na yan, yung pinaka-brain ng ating push start module is dito ko nilagay. Yan. Zinip tie ko na lang. So, ito yung anim na wire.
Actually, lima lang yung magagamit dito. Yung kulay brown, hindi natin magagamit. Yan yung ignition on 2, yung kulay brown. Kasi walang ignition on 2 yung pinakasakit natin. So yung brown, condemn nyo na yan, hindi nyo gagamitin. So itong apat, yan yung red, yung white, yung yellow at saka yung blue, ikokonektan nyo dito. Based dun sa nahanap nating wiring color code kahapon. Itong kulay black, dugtungan nyo to ng wire, ilagay nyo sa negative ng battery or dun sa body ground ng sasakyan. Any metal part nung sasakyan na merong screw, pwede nyo ikabit ito. Yan. So, hindi ko napapakita no, kung paano ko siya ikakabit. Ang mahalaga kasi dyan, nalaman natin kung ano yung color code. Yan. So, maganda to. Lagyan nyo muna ng wire cover bago nyo ikabit. Ano. Yan. So, abangan nyo yung next video natin. Ito naman yung aalamin natin kung saan natin ilalagay. Yan. So, para hindi ganun kabatang video na to, no? So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe.